Hey guys, welcome back to my channel. It's Camille Romero. So for today's video, we're gonna have a huge Watson haul. First time kong mag-Watson haul sa channel ko. So if you want to know more, just keep on watching. Ayun guys, kung nag-expect kayo ng mga makeup dito sa Watson haul ko, wala kayong makikita kasi hindi ako bumili ng makeup talaga as in. Kasi kumpleto pa ako. Actually, meron lang akong isang binili for makeup. Wala pa akong kailangan sa mga makeup as of now. So, hindi ako bumili kasi ayoko rin naman na bumili ako ng makeup na hindi ko naman kailangan or meron pa ako, diba? Sayang lang sa pera yung sister. So, yung haul natin for today's video is more on body care, skincare, mga ganun lang. And ito yung resibo ko. And actually, dalawang beses akong bumili sa Watson. Dalawang araw kasi sa una, doon ako sa SM Fairview and then kahapon nag-SM North naman kami. Kasi wala lang. Dinalawa ko lang yung Watson haul ko kasi parang feeling ko kulang pa siya. So, ayun. And yung isang resibo ko is nawawala. So, yung mababanggitin kong product is ilalagay ko na lang sa screen or sa description box yung mga price nila para makita nyo din kung mga magkano yung mga napamili ko. So, ayan. Papakita ko na lang siya sa inyo isa-isa. So, unahin ko na tong isang malaki dito, which is eto. So, ayun, facial tissue siya. Kasi mahilig ako mag-stack ng facial tissue sa kwarto ko. So, meron ako lagi talagang facial tissue. Kasi kapag ka nagme-makeup ako, tapos kunwari nalagpas yung mascara ko, lagpas yung lipstick ko, yun. Para easy lang siyang kuhanin. And actually, kapag ka bumibili kasi ako ng facial tissue, yung mga nakapack lang, hindi ako bumibili ng ganitong nakabox para nalalagay ko siya sa bag ko or nababaon ko siya anywhere, no? So, ito kasi, paano mo naman ilalagay ito sa bag mo, di ba? So, pang kwarto ko lang to. And first time ko lang bumili nito kasi nakita na ko sa ano niya, sa packaging niya, sa itsura ng box niya. Ayan, so hindi ko alam kung ilang piraso yung laman nito sa isang box. Next one is wet tissue. Parang ano lang kasi, ang cute niya lang kasi, so dinampot ko siya. Oh, yun, wala siyang amoy, pero may iba't iba silang, may iba't ibang color sila nito. So, hindi ko alam kung para saan yung color. And next is Koji-san. Siyempre, actually sa totoo lang, magto 2 months na akong hindi gumagamit ng Koji-san na soap kasi meron akong ibang ginagamit na soap. Tinatapos ko lang or pinapaubos ko lang siyang gamitin para mabigyan ko siya ng review and i-vlog ko yun soon kung ano yung whitening soap na ginagamit ko. So, eto, ngayon na lang ulit ako bumili nito. Alam kong alam nyo na kung magkano to kasi, di ba, hindi naman to nawawala sa ibang Watson haul talaga. So, ayun. Medyo maingay dahil yung mga bata, naglalaro sila sa labas doon. Mga hapon pa lang kasi yung mga gising ng mga bata, ganun. And then, next one is, we have here, Jeju Aloe Eyes. Ayan, baliktad, naka-front cam kasi ako. So, ayan, binili ko to kasi nire-recommend siya ni Mami Aunt Glute. So, hindi ko pa talaga natatry to. As in, kahit nung nagbo-boom siya sa YouTube, hindi ako bumili kasi hindi naman ako naggaganito. So, ngayon, itatry ko pa lang siya kasi nung napanood ko yung video ni Mami Aunt Glute. About this one, eh, sobrang nire-recommend niya to. So, ayan, napabili ako. Next is yung ating pimple eraser. Alam nyo ba na bihirang-bihira lang na magkaroon ng stock ang Watson nito? Kasi talagang ubos na ubos siya lagi. And actually, hindi ako nagaganito. Pero nung nakita ko na meron silang stock nito, talagang dinampot ko na siya, sis. Kasi sabi rin sa akin ng sales lady, sabi niya, ma'am, bihira lang magkaroon ng stock niyan kasi laging ubusan. So, binili ko na. And mas makakatipid ka kasi pag naka-tube yung bibilin mo instead of yung sachet na ganon. Pero hindi ko alam kung magkano yan. So ito, mga nasa 100 plus to. So next one is yung Juicy Cologne. Ayan, bumili ako nito kasi nabanguhan ako sa kanya. Bihira lang ako mag-cologne, more on perfume ako. Actually may kinaibahan yun yung perfume and cologne. Basta. Sobrang bango kasi nito, grabe. Next is
itong Vicks Inhaler. Ayan, bumili ako. Kung hindi nyo alam, talaga mahilig ako sa inhaler. Para kung addict, nagaganyan ako. So, mahilig ako doon kasi mahilig akong suminghot ng mga menthol. Like yung sa white flower, no? Lagi ko yung nilalagay dito kahit hindi masakit yung ulo ko. Para lang lumamig yung pakiramdam ko, ganun. Mahilig ako sa ganun. May tawag sa ganun, eh, di ba? Pag mahilig ka sa mga menthol. So, ito. And yung ganito ko, bagong-bago lang yon, nakasabit sa ID ko. Pagtingin ko, sis, nawala yung dito. Talagang nakakainis. So, bumili ako ng bago. Nasa 80 plus pa naman nata ito. Ang mahal pa naman. Pero, ang tagal mo siyang magagamit. So, ayun. Pero, hindi ako addict. And, bumili ako netong Bibiholic. Ayan. Ito lang siguro yung nabili ko for makeup. Ayan. Kasi, bago ako bumili netong naka-tube, nag-try ako ng sa shade muna. Yung una, dalawang shade yung binili ko, which is yung light nila and yung beige na shade nila. So, tinry ko kung ano ba yung mas bagay sa skin tone ko. Pwede yung beige sa akin, pwede rin yung light. So, mas na ano lang siguro ako dito sa light. Mas napilit lang ako na itong light. So, ito na yung binili ko. Pero, okay rin naman yung beige, eh. Masyado. Pag ano, depende lang naman yung sa lagay mo, eh. Kung gaano kadami ka maglalagay. So, talagang iitim siya. Ito naman, nagandahan naman ako sa kanya kasi hindi naman siya yung tipong nagbubuo-buo sa face mo. Talagang as in nakaka-smooth siya ng mukha, parang natural na natural. Kasi nga 'di ba, hindi naman ako nagpa-foundation, so more on BB cream ako. Yung BB cream ko last time talaga is Nichido, but this one, tinry ko na siya kasi ang daming gumagamit nito, eh. So ayun, pilit na nila ako. Next one is toothbrush. Wala lang. Binili ko lang siya kasi wala lang akong toothbrush. I mean, gusto ko lang palitan yung toothbrush ko. Wala akong mapiling magandang design. So, ito na lang yung binili ko. And, ayun. Alcohol. Kung hindi nyo rin alam, no, mahilig akong mag-alcohol kasi talaga. So, yung mga ganitong alcohol, ayan. Mayroon ako neto sa kwarto. Siguro tatlo. Tatlong ganito. And yung meron pa akong maliit for school. Yun yung dinadala ko sa school. So, mahilig akong mag-alcohol talaga. Lalo na pag gabi. Kapag umuuwi kasi ako minsan, di ba? Panghapon ako, so gabing-gabi na ako umuuwi. Ayoko nang maligo pag uwi kasi pagod yung katawan ko, mapapasma ako. Eh, syempre ang lagkit, nalalagkitan ako. So, nag-alcohol na lang ako, ginaganyan ko siya dito para hindi ako malagkitan and malamig sa pakiramdam. So, ayun, binili ko siya or gusto ko siyang matry kasi ang cute ng ano niya, oh, may ganyan na siya. So, spray type siya, ayan. So, hindi ko alam kung mabango to or what. Meron kasi silang blue nito, so yung green yung pinili ko kasi mukhang mas mabango yung green. Hindi ko lang alam. So, ayun. And for the cleanser, I have your Cetaphil. Ayan, baliktad, nakakainis. First time kong magta-try nito, so sana walang bad effect. Kasi nire-recommend siya ng isang vlogger na napanood ko. So ayun, tatry ko lang siya. And maliit lang yung binili ko muna, diba? Kasi ayokong bumili ng malaki tapos hindi pala ako hiyang. So meron kasing ganun, diba? Hindi naman sensitive yung skin ko. Pero ayoko pa rin na magtry ng product basta-basta. So kung maliit man yung bilid mo, at least hindi ka magsisisi agad na hindi siya hiyang sa'yo. Kasi maliit lang naman yung nabili mo. So ayun, tinry ko lang siya. Ito yung pinakamaliit nilang cleanser. And bumili ako nitong Garnier Micelle Air. Ayan. So, ito na yung price niya. Ayan na yung price niya. 99 pesos siya. And, ayun. Wait lang. Tanggalin natin. Bumili ako nito kasi pwede daw siya sa lips. Yun yung, kasi diba nag-lips watches ako, so baka makatulong, diba? So, titry ko din siya. Ayan. 99 pesos lang naman siya. And, grabe guys. Tinodo ko yung haul ko sa cleanser kasi talagang pinaubos ko yung lahat ng cleanser ko bago ako mag-Watson haul para sabi ko, sabay-sabay ko silang bibilin talaga lahat. So, ayun, meron pa ako ditong Eskinol, ayan. Nagkamali ako ng bit-bit ay nangkuha dito, tapos ayan. Ito kasi yung cleanser ka talaga dati, diba, is mild 14s lang. Ito, ayan. Kasi masyado nang mahapdi sa balat tong Eskinol, eh, sobra. Ano siya, yung tipong pag naglagay ka nito sa mukha mo, as in talagang mararamdaman mo sa mata mo yung hapde or yung tapang ng alcohol niya. Ito yung binili ko sa SM Fairview and then bumili ako ng another one doon sa SM North kasi nga napagtanto ko na mali yung nadampot ko. So, ayan, ibibigay ko na lang siguro to kay mama and ito yung gagamitin ko. Ayan,
So, tatlo yung cleanser ko. Patay gutom ako sa cleanser, guys. Iniinom ko talaga to, promise. And hindi ako bumili ng cotton pads para dito sa mga cleanser ko sa Watson's kasi hindi talaga ako bumibili ng mga cotton pads doon. Actually, yung binibili ko talagang cotton pads is yung Miniso. Ayan. So, ang dami ko pa kasi nito. Ang dami pa niyang laman, oh. Ayan. Yung Miniso na to, talagang yan lang yung ginagamit kong cotton pads since noon pa talaga. So, ayan. Mas trusted ko kasi yung cotton pads nila. Ayan. And Cooler. So, ayan. Color pink siya and then may white dito. So, mas makapal kasi siya and hindi siya, alam mo yung tipong pag naglagay ka ng ganito ng cleanser mo. Tapos, ginaganyan mo siya. Hindi siya yung nagbawatak-batak. As in, ganyan talaga siya. Sobrang kapal niya. And, ayun yung gusto ko sa mga cotton pads. So, ayun na yung binibili ko simula noon. Yung ganito kalaki kasi is 180 pieces ng ganito and nasa 100 lang ata siya or 99 pesos. So, mas sulit siya kaysa doon ka bumili sa Watson. Ayan, share ko lang. Then, itong oil control sheet, binili ko lang to para kay Arnel. So, mas magagamit niya kasi to kasi mas oily yung face niya. So, lagi siyang nagaganito and 70 pieces na siya sa loob. Ayun, tapos na tayo sa cleanser, sa mga skincare. So, punta naman tayo sa hair care and body care. So, ayun, bumili ako ng shampoo na Guard. Diba, sabi ko kasi inyo, mahilig ako sa mga menthol. So, pag ito kasi yung shampoo ko or pag ito yung ginagamit ko, nagtatagal yung lamig niya sa anit. Sobrang sarap pag after mong maligo. And ito kasi talaga, nakakatanggal talaga siya ng dandruff. Hindi ko kasi pansin kung effective ba yung Head and Shoulder or not. So, ito kasi napansin ko talaga na effective to sa akin. Dati ko pa to ginagamit it, as in nawala talaga yung dandruff ko. And sa dandruff kasi, hindi mo maiiwasan magkaroon ng dandruff. Ito, dito talaga, marirecommend ko to sa inyo if ever na may problema kayo pagdating sa dandruff. So, ayun. And yung next shampoo natin is itong Dove. Ayan. So, buy one, take one kasi siya. So, binili ko na siya. Actually, Dove talaga yung shampoo namin at saka yung Guard. And nasa 120 pesos lang ata to sa Watson. So, nakatipid ka naman kahit pa paano. So, binili ko na siya kasi ang cute rin naman ang pagkakaset nila ng ganito, diba? Ayan. Next is keratin. Pag bumibili kasi kami nito, yung nakapack lang. Nakapack tapos isang dosena siya. So, ayun. First time kong makita na may ganito kalaki sa Watson. So, ito na yung binili ko. And, grabe guys, itong keratin na to, sobrang bango na nito. And, to lang yung trusted kong keratin talaga. Kasi, di ba nga, mahilig ako mag-keratin. Dahil yung buhok ko nga is prone na siya masyado sa pagpa-plancha, ganun, pagkukulot, pagka-curl. Pansin, kung napansin nyo, di ba, hindi ako naka-curl ngayon. Kasi nga, lagi na akong nagka-curl, so naaawa na ako sa buhok ko, kaya hindi ako nag-curl ngayon. Pero nag-plancha ako, kasi kung wala akong plancha sa buhok ngayon, sobrang gulo talaga ng buhok ko. As in, alam nyo yung talagang kulot-kulot yung dito ko. Kasi hindi pa ako nagpapariband. 1 year and 6 months. Basta mag-2 years na ata akong walang riband, ganun. Kasi hindi ako nagpapariband talaga dahil nga nag-curl ako ng buhok ko. Kasi iniisip ko na kapag nagpariband ako, hindi na ako makakapag-curl ng buhok ko. Eh, parang mas bet ko na naka-curl ako pag nasa vlogs. So, ayun. So, lagi ako nagki-keratin para naaalagaan ko pa rin yung buhok ko kahit papaano, kahit lagi ako nagpa-plancha. So, ito talaga, trusted ko tong keratin na to. Kasi diba, ang dami na naglalabasa na keratin ngayon. So, ito, kung gusto nyo matry, sobrang bango nito. And, ayun, ito lang yung ginagamit kong keratin sa buhok ko. Itong body wash na to, ayan. Isang brightening at saka isang strawberry flavor, wow. So, buy one, take one to sa Watson. Ganyan kalaki. And ito talaga yung nagpabigat sa Watson haul ko talaga. And ako, hindi ako familiar dito sa scent nito, itong brightening na to. Pinili ko lang siya kasi wala na akong choice. Kasi ang meron lang doon is strawberry. Ito, pati yung milk. Walang melon. So, pag may nakita kayong ganito and melon siya, yun yung favorite ko talaga. As in, hindi kayo magsisisi pag bumili kayo nun. Kasi sobrang bango nun sa katawan. And nag-i-stay talaga yung amoy niya sa katawan. As in, sobrang bango niya, tumatagal talaga yung amoy niya. Yun nga lang, sayang, walang melon na ganito, kaya ito yung binili ko. Pero actually, alam niyo ba, nung nagda-doubt ako, pinaamoy sa akin to ng sales lady, talagang in-open niya yung dito. Sabi niya, gusto mo ma'am, itry mo, amoyin mo, para ano, mabango rin naman to. Sabi ko, sige po. Tapos pinaganyan niya sa akin, ayan.
And ayun, nabango naman ako kaya pumayag na ako. And kung hindi nyo tatanungin, favorite kong flavor ang strawberry talaga kahit saan. Kahit sa ice cream, kahit sa mga shakes. Sobrang laki na matitipid nyo dito kasi 279 lang ata siya and buy one take one na siya. So, ikaw na rin yung bahalang mamili kung ano mga flavor. Ayun. And then the last pala na binili ko is itong nylon body puff. And ayun, pinagpilian ko kung ito or yung size na kamay yung bibilin kong panghilot. Sa body wash kasi, mas prefer ko kapag ka ganito or gumamit ka ng panghilot pag magbabody wash ka, yung mga ganito. Ayan, mas bagay pag ginamitan mo siya nito kasi mas bubula siya and mas masasabon mo siya ng maigi. So, ayan, bumili ako nito. And ayun lang lahat ng napamili ko. Bali, binigyan ako ng Watson ng free na ganito. Ayan. And itong, wait lang, open natin. Organizer. Ayan. Kapag kasi umabot ng 1,000 pesos yung mga items na napamili mo sa Watson, magkakaroon ka ng free na ganito, di ba? Ayan. Iba't iba yung free nila. And ito sa SM Fairview and ito naman sa SM North. And ayun nga, kapag lumagpas ka din ng 1,000, bibigyan ka na nila ng free na ganito, yung Watson card. Sabi ko kasi mag-a-avail ako ng Watson card kasi nga sayang yung points ko sa mga pinamili ko. But sabi ni Ate Girl, hindi ma'am kapag umabot po ng 1,000 pesos yung items nyo, makakakuha na po kayo ng free na Watson card. So ayun, binigyan nila ako ng ganito. Ayan. And then dito naman, mayroon kang 100 pesos off kapag umabot ng 1,000 pesos yung mga items mo. Kasi ako nga, di ba, 2 days akong namili sa Watson. So, yung unang bill ko sa Watson is umabot siya ng 1,500. And the next one naman is 1,000. Kaya dalawang item yung nakuha ko. Ayan, so that's all for today's video. Sana nag-enjoy kayo sa panonood ng haul ko. And don't forget to like and subscribe on my YouTube channel kung hindi ka pa nakaka-subscribe. And ayan, thank you so much for watching. See you on my next one.